nakapag-login po tayo dito sa SSS website, dito po tayo pupunta sa e-services and then disbursement account enrollment module. Then ito yung mga reminder, bank account details and mobile numbers should be valid, active, and should not be among the following. Bawal dito yung mga ito, pakibasa na lang po ano, mga closed account, frozen account, ito po, mga bawal po ito. Kapag ganito po yung status ng bank account ninyo, huwag nyo na po gamitin. Number 2, duplicate account numbers will be rejected. Oh, huwag nyo nang gamitin yung mga duplicate accounts. And then, make sure that you triple check the information you submit and that you have filled out all fields required with the correct information. Hindi lang double check guys, dapat triple check natin para makasiguro. And number 4, disbursement of loan proceeds shall be through PesoNet participating banks. Kaya dapat i-check nyo po yung mga bank account ninyo kung naka-under siya sa PesoNet. May dalawa po kasing klase yan, merong InstaPay at PesoNet. So, kailangan po yung bank po ninyo dapat under siya sa PesoNet. Number 5, in case of errors in encoded provided details or invalid or closed disbursement account, the disbursement of recrediting of your benefit may take at least 30 days to process. Imagine nyo yan guys, kapag ka nagkamali kayo ng mga nilagay na bank account po ninyo dyan, mag-aantay ulit kayo ng isang buwan para ma-process. Kaya mag-ingat po tayo sa paglalagay ng mga bank accounts. Kailangan yung fresh, kailangan yung active. Huwag na po tayo maglagay ng mga hindi tayo sigurado na bank account. Huwag na po muna tayo mag-apply kung wala tayong sure na bank account. And number 6, important, uploading of proof of disbursement account is required. Kailangan po nating mag-upload ng mga picture or proof ng ating bank account. Only verified approved accounts shall be used for disbursement of loan benefit proceeds by the SSS. Napakalinaw po niyan. Mahaba po masyado yung ating video kung isa-isahin ko pa to sa inyo. Ano ho? Pakibasa na lang po itong for bank accounts. Ayan. For e-wallets, pakibasa na lang po yan. And then kapag ka naintindihan nyo na po, check itong I certify that I have read and understood the foregoing reminders and account enrollment. So make sure that you read all of this para hindi po tayo magkakamali. Click proceed. Pagka enrollment guys, mag-e-enroll tayo dito ng ating account na hindi pa nailalagay dito. So e-wallet, RTC, CPO accounts are currently not being used by SSS for loan disbursement. If you will file a salary calamity loan application, please enroll a bank account for crediting of your loan proceeds. Hindi raw po pwede. Ngayon kasi ang gusto kong applyan is salary loan. So hindi po pala pwede ang e-wallet, ang mga GCash, mga Paymaya. Hindi siya pwedeng gamitin as a disbursement account kung salary loan po yung ating ina-applyan. Kailangan daw bank account. Kung wala po kayong mga bank account guys, meron po akong tutorial kung paano po kayo mag-open ng RCBC account at saka Union Bank account. Online po lahat iyon. So, ilalagay ko na lang po dito sa baba ng aking video yung tutorial ko paano mag-open ng RCBC o kaya Union Bank account online. The bank account name should be the same as your SSS registered name. Mabuti naman para hindi na tayo maloko ng mga manloloko. Make sure na yung bank account po natin ay pareho sa ating SSS registered name. So kung mayroong bank account yung asawa natin, eh hindi po natin yun pwedeng gamitin. Kailangan yung pangalan lang po natin. Provide the correct bank account number and not the ATM card number. Again, nakalagay po ito sa inyong passbook kung meron po kayong passbook. Kapag ka-online bank naman guys, nakasulat din ito sa inyong account. Yung ATM card po kasi, hindi po yun nahuhulugan. Ang silbi po kasi ng ATM card number, yun ay kung gusto mong gamitin
na pambayad online. Pambayad, ginagamit yun pagka may gustong kumuha ng laman ng account mo. So, yung ATM card number ang ibibigay mo para makakuha sila ng pera sa account mo. So, ito ay palabas yung pera galing sa account mo. Pero kapag ka bank account, ito ay papasok ang pera. So, wag na wag din po tayo nagbibigay ng ating ATM card details sa ibang tao or pinupost po ito online. Kasi makukuha nila ang laman ng ATM ninyo. RCBC account ko, ito yung aking account number. Ito yung pwede nating ilagay sa SSS account natin. Dito sa may attach supporting documents, attach readable colored images, JPEG or PDF format. Maximum file size is 1 MB and file name should be comprised of 1 to 50 characters and must not contain special characters. Ito yung example ng mga special characters, guys. Wala daw dapat mga ganyan-ganyan. Proof of account, ito, pwede ito guys, kasi nakalagay dyan yung bank name, yung aking name, tapos yung account number. Pwede na po itong i-screenshot at ito na yung i-upload natin dito sa proof of account. Screenshot of online or mobile banking account. So, ang gagawin ko na lang, i-resize ko siya or i-crop. Ang gusto niya lang pala kasi is JPEG and PDF. So, ano bang format nun? PNG. Kasi. Ang gagawin ko na lang guys, pupunta ako sa, try nyo dito sa Canva guys, pwede rin naman dito. This is canva.com. Tapos, i-click natin itong download. Meron dito yung mga file type. Dahil ang gusto niya ay JPG download. Try na natin siya i-upload dito kung gusto niya na. Browse file. Ayun, JPG. Ayun, gusto niya na guys, na-upload na siya. Ayun na siya on. Title design. Proof of identification. Upload a clear copy of your SSU MID card and or a valid government issued identification card or document with your photo and signature. Yan o, ito yung mga card na tinatanggap niya sa part na yan. Okay, pakibasa na lang po ninyo. I-X lang natin yan para makabalik na tayo dito. Browse file. Ang in-upload ko guys ay yung UMID ko and then dito sa selfie photo, ang nire-require niya dito ay upload colored and clear copy of your selfie. Holding your uploaded proof of account, SSS UMID card, and or a valid government issued identification card document with your photo and signature. Ayun, so nakapag-upload na po tayo ng mga supporting documents natin. And pag okay na po tayo dyan, i-click na natin ang I certify that the bank account details or mobile number I have provided above is true and correct to the best of my knowledge. Pag okay na tayo dyan, wala na tayong problema. Let's click and the following problems were found in trying to submit this form. File is too large. Maximum file is 1 MB. Okay, malaki daw masyado yung ating picture doon. Okay, so, i-resize lang natin, guys. Resize. Ayun na. Mababa na. 301 KB na lang. Kapag masyadong malaki yung file ng ating photo, i-resize lang po natin siya. I-edit lang natin para mabawasan yung quality ng photo para pwede na siyang tanggapin. Then, pag okay na, click and roll. The following problems were found in, alam ko kasi kailangan to dire-diretso eh. Parang nagkukusa siyang mag-lock, parang ganon. Kaya parang naging idle na yung page na yon. Try natin ulit ito. Ulitin lang natin yan. Click enroll. Your bank account number will be submit. Ah, tingnan nyo guys, nakita nyo yon. Pag nagka-problema pa rin sa size, kahit na ang liit-liit na nung size, ibig sabihin naging idle na yung page. Kasi ang tagal na natin, di ba? Ayaw niya yung ganon. So, pag inulit nyo ulit, ganito na ang mangyayari. Your bank account number will be submitted to SSS. Do you want to continue? Okay. You have successfully enrolled your bank account details, mobile number to SSS on. Please take note of your transaction number and kindly await email from SSS on the result of processing of supporting document. View disbursement account. Nakalagay dito is for branch approval. And ito naman isa guys, papakita ko sa inyo itong Metro Bank ko dito. Ito yung ginamit ko noong nag-claim ako ng maternity benefits. Nung nag-apply ako ng maternity benefits, ito yung binigay ko sa kanila. Bale ito po, nagpasa ako ng physical ito, mismong ako yung nagpasa doon sa branch mismo ng SSS ng bank certificate ko. Kumuha pa ako mismo nito sa Metro Bank ng aking bank certificate. Ngayon, parang gusto niyang i-update na nang hihingi ulit siya, supporting document. Pindutin lang natin itong upload. Pagka ganito nang nangyari,
retry nga natin, pindot itong upload. Oh, ganun rin. Try natin mag-upload. ATM card with account number and name. Meron kasi ako niyan. Yun lang din, yung UMID natin. Yung selfie, ulitin lang din natin ulit yun. Pag okay na, pindot lang natin ang upload. Click lang natin ang proceed. You have successfully submitted your proof of account to SSS on. Screenshot lang natin yan. View disbursement accounts. Tingnan natin kung ano nang naging sitwasyon. For branch approval, na po silang pareho. I-update ko kayo guys kung anong maging decision ni SSS dito sa mga ipinasa nating mga requirements. Hanggang dito lang po muna. Meron na ditong notification galing kay SSS. Bale, dito po pala sa ating SSS account, sila magsesend ng notification about sa ating disbursement account enrollment. Ito, nakalagay dyan. Disbursement account enrollment status. Dito natin i-check sa disbursement account enrollment module. Diba itong enrollment, ito yung mag-enroll tayo kung bank ba or e-wallet. Tapos dito sa may disbursement account, okay, yung isa pala, yung RCBC, hindi siya na-approve guys. So bali itong Metrobank lang talaga yung na-approve as disbursement account module.